Hi everyone, it's me, Crystal, and sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano maging isang virtual assistant. Guys, kung gusto nyo namang gatang tipo ng video, let me know by leaving a comment down below and subscribe, click the notification bell para ma-notify ka pag mayroon akong bagong gantong tipo ng video, and comment down below kung ano talaga yung burning question mo about sa pagiging isang virtual assistant. Bakit hindi ka makapag-apply o bakit hindi ka makapagsimula na magtrabaho? Ang una mong kailangan gawin ay mag-sign up ka sa mga freelancing na platform. Ilalagay ko sa description yung mga iba't ibang freelancing platforms, yung mga links nila para makita nyo, mabisita nyo yung mga websites nila. Tapos, makapag-sign up kayo. Kailangan nyo mag-sign up. Makikita nyo doon kung ano yung mga kailangan ng mga clients na skills. So, po pwedeng makahanap kayo doon na tutugma sa inyo. Meron, guys, na matatanggap sa trabaho kahit wala pang skills o wala pa talagang experience. Kasi, merong mga clients na gusto nila sila mag-train. Sa kanila mag-grow yung empleyado nila. Meron akong video about how to become a virtual assistant kahit wala pang skill. Yung link ng video ilalagay ko sa description. I-check nyo na lang pagkatapos ng video na to. Makakita kayo doon ng iba't ibang klase ng mga job. From simple typing job lang o data entry job hanggang sa mga high paying jobs kagaya ng project manager, web developer, and so on. And also, meron din akong video about paano malalaman kung scam o legit ang isang online job. So, ayaw natin na maluloko tayo. No, maraming maluloko online. So, make sure to check it out sa description. Ilalagay ko ang link. Yung number 2 na kailangan mong gawin para makapag-umpisa kang mag-apply o para makapag-trabaho ka online, kailangan mong bumili ng laptop o ng PC. Depende kung anong gusto mo. Na medyo malaki-laki yung specs. Lalo na guys, kung ang trabaho nyo ay nangangailangan ng malaki yung memory, yung mag-download ka, tapos mag-upload ka, kagaya na trabaho ko, video editor. So, mag-download ako. So, di ba, kakain na siya ng memory sa PC ko, tapos i-edit ko pa yon, di ba? So, I mean, you get the point. Guys, na ganun, kailangan malaki yung memory. Totoo naman talaga guys na nakakapag-alala na bibili ka agad ng unit, ng laptop o ng PC kahit wala ka pang trabaho, di ba? Parang iisipin mo, ano kung hindi ako matanggap? Sayang naman yung pinabili ko nung laptop o nung PC. Pero guys, bago ka matanggap sa trabaho, i-check nila kung okay ba yung specs ng PC mo, kung okay ba yung memory, and so on. Naalala ko dati, nung nagsisimula pa lang ako magtrabaho, unang-una kong trabaho ay online English teacher na lagi ako nakakapasa sa English test, pero yung specs ng aking computer, ng laptop, ay hindi makapasa. Tatlong na-applyan ko na noon, lagi akong failed. So sabi ko talaga sa asawa ko, kailangan namin mag-loan. So ginawa niya na nag-load kami sa SS, tapos nagkameron ako ng computer online, tapos after 2 months, nabawi agad namin yung pinabili namin. So, worth it talaga siya. Kung guys, ang hinahanap yung trabaho ay yung gamit lang ay cellphone, I don't know ha, pero ang trabaho kasi na dinidiscuss ko dito at sinashare sa inyo ay yung trabaho na makakabuhay ng pamilya, makakapag-aral ng mga anak, makakapag-ipon, makakabili ng life insurance, something like that. Kasi may mga tao talaga na magtatanong sa akin, kunyari sa Facebook, nag-message na sa akin sa Facebook page ko, tinatanong nila kung meron ba daw online job na kung pwede cellphone lang. Guys, hindi ko kasi masasabi na cellphone lang ang gagamitin nyo. Again, kagaya na sinasabi ko, kung gusto nyo talaga ng trabaho na pang long term, kailangan nyo bumili, kailangan nyo mag-invest. So, no, dapat, syempre, ang inyong internet ay mabilis. Talaga, Diyos ko, ang aming internet dati ay 3 Mbps. Pero, hindi siya makarating ng 3 Mbps. Swerte na na maka 2 Mbps talaga. Pero ngayon, naka fiverr na kami. At di ko nababanggitin kung ano yun, no? Kasi, hindi naman sponsored. Nakakawa lang kasi, ang bilis talaga. Alam mo yung, dati, pag mag-upload, kasi video editor nga ako. So, pag mag-upload ako ng video, kailangan, umaga pa lang o madaling araw, mag-upload na ako. Tapos na ako mag-edit. Tapos, aabutin siya ng mga 3 hours, ganyan, bago ma-upload, tapos mag-e-error pa. Ngayon, kapag nag-upload ako ng video, sobrang bilis. Alam mo, habang naglalagay ako ng title tags, nag-upload ako ng thumbnail,
sabay-sabay lahat sila. As in, ilang, halimbawa, mga 20 minutes yung video, wala pang 5 minutes na upload na yun agad-agad. Next, kailangan mo anticipate yung mga possible na challenges o yung mga pwede mo maging struggle kung ikaw ay isang virtual assistant na. Kasi ako, madami ako naging struggle. Example na pwede mong ma-experience ay kung stay at home mom ka o stay at home dad ka, sino mag-alaga ng anak mo, halimbawa may kailangan kang tapos na project, o halimbawa nawala ng kuryente, paano yon, ready ka bang pumunta sa computer shop o may generator ba kayo sa bahay, paano kapag biglang naglaku yung internet niyo, may pang-backup ka ba, yung mga tipong ganyan. Tapos, yung sunod, dapat meron kang pwesto kung saan ka magtatrabaho. Ako, ito yung area ko. Hindi ako nag-iisip na magkameron ng parang room ko para doon ako magtatrabaho kasi gusto ko dito sa, ito yung living room area, yung munting living room namin to. So, gusto ko dito ako malapit sa mga anak ko kapag naglalaro sila, nakikita ko sila. Sa dalawang toddler kasi yun sa akin, so kailangan, nakikita ko sila kapag naglalaro siya, habang nagtatrabaho ako. Yung next ay kailangan meron kang oras. Merong mga nagme-message sa akin na nagtatanong o baka may alam ka na trabaho ngayon online kasi meron akong spare time, ganyan. Ano guys, itong trabaho na pinag-uusapan natin ay trabaho na totoo. Hindi siya yung trabaho na dahil may extra time ka. So, yun lang guys. Thank you so much. Please let me know sa comment section. Thank you sa supporta ng mga nanonood sa akin. Kaya dito ako nag-video kasi wala na talaga akong mapwestuhan. Sana, in God's grace, ay mapaayos namin itong bahay para kahit saan pwede ako mag-vlog. Ayan. At marami pang content for us. Thank you so much for watching. I-comment po din sa baba kung meron kang questions about virtual assistant. Halimbawa, bakit hindi ka makapag-apply? Apply ganyan, saan ka nagugulo, hindi mo alam kung saan mag-start. Tutulungan kita. Let me know sa comment section. And like this video kung nagustuhan mo. Subscribe, click the notification bell, and I will talk to you on my next one. Bye-bye!